Hello mga bata! Narito muli ang iyong teacher Sabina. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang Estimating Brother. Makinig ng mabuti at unawain ang ating gagawing pagtatalakay para maintindihan at marunong kayong mag-estimate ng product. Handa na ba kayo mga bata? Bago natin sisimulan ay may layunin tayo. Okay, estimate the product of 2 to 3 digit numbers and 1 to 2 digit numbers with reasonable result. Okay, makinig at unawain mga bata. Dito natin malalaman kung paano mag-estimate ng product. Okay mga bata, simulan natin kung paano ang pag-estimate ng product. Okay, nandiyan si multiplicand na 92, ang multiplier na 76. Okay, nasa tens place lang tayo mga bata. Okay, alam nyo ba, ang 9 na tens ay hindi na bago. Isulat natin si 9. Bakit hinabago si 9? Ganito yan mga bata. Yan ay round down dahil ang 2 ay nasa round down. Anong round down teacher? Ganito yan mga bata. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, ang round down ay hanggang 4 lang mga bata. Simula 0, 1, 2, 3, 4. So, ang 2 ay round down. So, ang 9 ay hindi na bago. Isulat si 9. And then, ang katabi ng 9 ay isa lang na numero. At saka, isulat ang 0. So, isa lang dahil isa lang ang numero na katabi ni 9. Okay, madali lang mga bata. So, naging 90. Okay, ito tayo sa multiplier na 76. Okay, alam nyo ba mga bata, ang 7 ay nagbago. Bakit? Dahil round up tayo mga bata. Dahil ang katabi ni 7 ay 6. Okay, ganito yan mga bata. Ano ang round up? Okay, 5, 6, 7, 8, at saka 9. Okay. Dahil ang simula 5, 6, 7, 8, 9, round up. Okay. So, dagdagan natin si 7. Plus 1. So, ang 7 plus 1 ay nagiging 8. Isulat natin si 8. Okay. So, yan lang mga bata. Nagiging 8 si 7 dahil plus 1. At isa ang numero na katabi ni 7. So, dagdagan ng isulat si 0. Nagiging 80. So, madali lang mga bata. And then, ang gagawin natin ay 9 times 8. So, 9 times 8 nagiging 72. Diba mga bata, ang katabi ni 7 ay 2. So, round down. So, nagiging 70 ang 72. So, ilan ang 0 ang katabi ni 9 at saka ni 8? Isa-isa lang. So, 70, isulat ang 70 at dalawang 0. So, nagiging ang estimated product ay 7,000. So, madali lang mga bata. Okay, so madaling gawin ang estimated product. Okay. Isa pang halimbawa mga bata. So, nandyan si multiplicand na 74. And then multiplier na 58. So, ang katabi ni 7 na tens ay 4. So, round down. So, madali lang mga bata. So, round down na 7. Hindi nagbago si 7. So, isulat si 7. And then, diba, sabi ni teacher, ang round down ay simula sa 0. 0, 1, 2, 3, and
4. So hanggang 4 lang ang round down. So si 4 ay nasa round down. So hindi nagbago si 7, kaya nandyan si 7, isulat si 7. And then isa lang na numero ang katabi ni 7, kaya isang 0 lang isulat natin mga bata. 0. So nagiging 70. Madali lang mga bata. 70. Okay. Dito tayo sa multiplier mga bata. Diba ang katabi ni 5 ay 8? So, nagbago si 5. So, round up. 5, 6, 7, and 8, and 9. Okay, so round up. Diba sabi ko, 5, 6, 7, 8, napat round up. So, ang 5 ay dagdagan natin ng 1. So, nagiging, isulat natin si 6, okay? And then, isa lang ang 0 dahil isa lang ang katabi ni 5 na number. So, 60. So, mandali lang mga bata. And then, 7 times 6 ay 42. So, wala ang round down yan mga bata dahil 2 ang katabi ni 4. So, 40 and then dalawang 0 ay nagiging 4,000. So, madali lang gawin mga bata. So, ang estimated product ay 4,000. Okay, mga bata. May isa pang halimbawa si teacher para mas lalong maintindihan ninyo ang estimated product. Okay, nandyan si multiplicand na 33. And then multiplier na 45. Okay, so ang 3 na tens ay hindi nagbago. So, isulat si 3. Dahil ang katabi ni 3 na tens ay 3 na ones pa rin. So, diba sabi ni teacher, simula 0, 1, 2, 3, and 4 ay nasa round down. So, walang nagbago kay 3. Kaya, nandyan si 3 na 10. So, and then, isa lang ang katabi na numero kay 3. So, isang 0 lang ang isulat mga bata. Isang 0. Kaya, nagiging 30 ang estimate product sa 33. And then, so, mga bata, dito naman tayo sa multiplier. Okay, nagbago si 4. Okay, bakit mga bata? So, simulan natin kung paano ang pag-estimated product. Okay, so, ang katabi ni 4 ay 5. So, round up yan mga bata, di ba? Simula sa 5, 6, 7, 8, and 9. Pataas ng numero yan ang round up. So, ang katabi ni 4 ay 5. Ay dagdag tayo na 1. So, plus 1. Pag round up, dagdagan ng 1 ang tens na 4. So, nagiging 5. So, isa lang ang katabi ni 4 na numero, kaya isa lang ang 0 ang idagdag. And then, 0. So, 15. Ang estimated product sa 45. Kasi round up yan mga bata. So, and then multiply 3 times 5. So, 3 times 5 nagiging 15. So, nagiging 15 mga bata. So, isulat si 15. And then, diba ang katabi ni tens na 1 ay 5. So, round up. So, nagiging 20 ang 15. So, isulat ang 20 and then, diba, dalawa ang 0 sa isa ang 0 sa 30 at isa ang 0 sa 50. Isulat ang dalawang 0 and then ang 20. So, nagiging 2,000. So, madaling gawin ang estimated product. Okay. So, 2,000 ang estimated product sa 33 times 45. Okay mga bata, dito na tayo sa hundreds place na estimated product. Okay, multiplicand na
116. Multiplier na 357. So, di ba? Sabi ni teacher, ang katabi ni 1 na hundreds place ay 1 pa rin. So, round down. So, hindi nagbago si 1. Isulat si 1. Di ba? Ang katabi ni 1 na hundreds place ay 1 pa rin. So, di ba? Sabi ko, simula sa 0, 1, 2, 3, and 4. So, from 0 to 4 ay round down. So, hindi nagbago si 1 na 100 place. Kaya, nandyan si 1. And then, ilan ang katabi na numero kay 1 na 100 place? 2. Okay. So, 2 ang 0 na isulat sa katabi ni 1. So, isang 0 at isa pang 0. So, nagiging 100. So, 100 ang estimated product sa 116. So, mga bata, madaling gawin ang estimated product. Okay, dito na tayo sa multiplier. Okay, di ba? Ang 357, ang katabi na 3 ay 5 na 10. So, nagbago si 3. So, di ba? 5 ang katabi ni 3 ay round up. So, simula sa 5, 6, 7, 8, 9. Okay, simula 5, 6, 7, 8, 9 patagdag ng plus 1 sa 3. So, nagiging anong nangyari ni 3? Nagiging 4. Isulat si 4. Okay, so 2 ang katabi ni 3 na 100 place na numero. So, 2 rin ang 0 na isulat. Okay, isa pang 0. And then, isa pang 0. So, 400 ang estimated product sa 357. And then, ang gagawin natin ay, dito naman tayo sa 1 times 4. Multiply 1 times 4. Ang sagot ay 4. So, di ba? 4 ang sagot. So, ilan ang 0 na sa multiplicand na 100 and multiplier na 400? So, 4 na 0. So, isulat si 4 at 4 na 0. So, nagiging 40,000. Di ba? 4 na 0 ang 40,000. So, yan lang mga bata. So, madaling gawin ang estimated product. So, 116 times 357, ang estimated product ay 40,000. Okay, so, madaling gawin mga bata ang estimated product. Okay, mga bata, dito naman tayo sa hundreds place. Okay, mga bata, isa pang halimbawa para mas lalong maintindihan. Okay, 546 na multiplicand. And then, 857 na multiplier. Okay, anong katabi na numero ni 5 ay 4? So, round down. Nandyan si 5. Dahil walang nangyari ni 5, boy. Hindi nagbago si 5. Dahil ang katabi ni 5 ay 4, na 10. So, okay, diba sabi ni teacher, simula 0 ay round down. Okay, 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, diba? Si 4 ay nasa round down. So, hindi nagbago si 5. So, 5. Ilan ang numero na katabi ni 5? So, 2. So, 2 ang 0 na isulat. Isa pang 0, and then isa pang 0. So, 500 ang estimated product sa 546. And then, dito naman tayo sa multiplier na 857. Okay, anong numero na katabi ni 8? Diba 5? So, round up yan mga bata. So, may nagbago kay 8. So, simula 5, 6, 7, 8, and 9 ay ano? And then, round up. So, dagdagan si 8 ng plus 8 na 1. Okay, pag round up, magdagdag ng 1. Okay, ang 8 ay nagiging isulat si 9. Okay, 9. And then, 2 ang numero na katabi ni 8 ay 2 ang 0 na isulat. Okay, isulat ang isa pang 0. And
and isa pa ring 0. So 900 ang estimated product sa 857. So ganyan lang mga bata. And then multiply 5 times 9. So ang sagot ay 45. So ang 45 ay ang katabi ni 4 ay 5. So round up niyan mga bata. So anong round up ng 45 ay 50. So isulat si 50 at isulat din ang 4 na 0. Dahil dalawa sa 500 at dalawa sa 900. So isulat ang 50 and then 4 na 0 ay nagiging 500,000. So madaling gawin mga bata. Ang estimated product 746 times 857 ay 500,000. So madaling gawin ang estimated product. Okay mga bata, isa pang halimbawa ng estimated product na 335 na multiplicand and 694 na multiplier. Unahin natin si multiplicand. Okay, so, diba mga bata, anong katabi ang numero ni 3? 3 pa rin. So, isulat si 3. And then, so walang nangyari ni 3. So, dahil ang katabi ni 3 ay 3 pa rin. Diba? Round down. And then, diba ang round down ay simula sa 0, 1, 2, 3, and 4. So, nandyan si 3 sa round down. So, walang nagbago kay 3. So, and then, dalawa ang numero na katabi ni 3. So, dalawa ang 0. So, isulat ang dalawang 0. And then, ang estimated product sa 335 ay 300. Okay, so dito naman tayo sa multiplier na 694. Anong katabi na numero na 6 ay 9 na 10. So, diba ang numero na 9 ay nasa round up. So, ang 6 ay may nagbago kay 6. Okay, bakit may nagbago kay 6? Okay, diba simula sa 5, 6, 7, 8, and 9 ay round up. So, round up. So, may nangyari kay 6 dahil 5, 6, 7, 8, 9 pataas na numero ay round up. So, dagdagan si 6 ng 1. So, nagiging ang 6 plus 1 ay nagiging 7. So, 7, ang 6 ay nagiging 7. And then, dagdagan ng dalawang 0 dahil dalawa ang katabi ni 6. So, isang 0 and then isang 0. So, ang estimated product ng 694 ay 700. So, ganyan lang mga bata. And then, 3 times 7 equals 21. So, 21. And then, ang 21, ang estimated product ng 21 ay 20. So, isulat si 20 at ilan ang 0 na 300? Dalawa. Ang 0 na 700 ay dalawa. So, isulat ang 4 na 0 at ang 20. Okay, 20 at 4 na 0 ay nagiging 200,000. So, madaling gawin ang estimated product. So, ang sagot ng 335 times 694 na estimated product ay 200,000. So, madaling gawin mga bata ang estimated product. Okay, mga bata, kumuha ng isang buong papel at sagutin ang estimated product. Okay, alam kong marunong na kayo dahil nakinig kayo kay teacher. Okay, estimated na tens place. Multiplicand na 3. Multiplier na 45. So, gawin ang estimated product. Okay. Alam kong makasagot kayo dahil nakikinig kayo kay teacher. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Okay, sige, simulan na mga bata. Okay, mga bata, tingnan natin kung nakasagot kayo ng tama. So, multiplicand na 33 and multiplier na 45. Okay, simulan natin. So, 33, ang multiplicand ay
walang nagbago kay 3. So 3, isulat si 3 at isang 0. Dahil isa lang ang katabi na numero ni 3. And then, so ang estimated product ng 33 ay 30. Tama bang yung sagot, mga bata? And then, dito na tayo sa multiplier. Okay, may nagbago kay 4 dahil ang katabi ni 4 ay 5. So, round up. So, ang 4 nagiging 5. So, let's see 5. And then, isa ang 0 dahil isa lang katabi ni 4. Okay, isang 0. So, 50. 50 ang estimated product ni 45. So, ganyan lang mga bata. So, madaling gawin. And then, 3 times 5 equals 15. Okay, 15 ang sagot. So, estimate natin ang 15 ay nagiging 20 dahil ang katabi ni 1 ay 5. So, isulat si 20 at dalawa ang 0 dahil isang 0 sa 30 at isang 0 sa 50. So, yan mga bata ang estimated product, 2,000. Okay, 33 times 45 equals 2,000 ang tamang sagot na estimated product. So, nakasagot ba kayo mga bata? Alam kong tama ang inyong sagot dahil nakikinig kayo kay teacher. Bata, dito naman tayo sa 100 place na estimated product. Okay, 344 na multiplicand and 697 na multiplier. So, ang gagawin ay sagutan ninyo mga bata ng estimated product. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para makasagot. Okay, ready na mga bata. Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot ng estimated product na 100 place. Okay, 344 na 100 place na multiplicand. And then, 697 na multiplier. Okay, unahin natin ang multiplicand na 344. So, walang nagbago kay 3 dahil ang katabi ni 3 ay 4. So, round down. Di ba sabi ni teacher, ang round down ay simula sa 0 hanggang 4. So, isulat si 3. And then, dalawa ang numero na katabi ni 3. At so, dalawa ang 0 ang isulat. Isang 0 at isa pang 0. So, 300 ang estimated product ng 344. So, tama bang yung sagot mga bata? And then, dito tayo sa multiplier na 697. So, ang katabi ni 6 ay 9. So, round up. Diba sabi ni teacher, from 5, 6, 7, 8, 9, ang pataas na numero ay round up. So, ang 6 ay plus 1, so, nagiging 7. Sulat si 7. At dalawa ang katabi ni 6 ay dalawa ang numero at dalawa din ang 0 na isulat. Isang 0 at isa pang 0. So, ganyan lang mga bata. And then, multiply 3 times 7. So, 3 times 7 equals 21. So, 21 ang katabi ni 2 ay 1. So, round down. So, 20. So, isulat ang 20 at isa pa mga bata, dalawang 0 sa 300 at dalawang 0 sa 700. So, isulat ang 20 at apat na 0. So, ilan? 200,000. So, 200,000 ang estimated product sa 344 times 697. So, tama bang yung sagot mga bata? Sa pang sasagutan mga bata, isulat ang estimated product. So, 1 and 2. Okay, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para makasagot. Okay, so mga bata, alam kong marunong na kayong mag-estimate ng product. So, yan ay 10th place lang mga bata. Madaling gawin. Okay, tingnan natin kung tama bang inyong sagot. Okay, sulat ang estimated product. Tingnan natin mga bata, i-check ang inyong sagot.
35. Okay. Ang katabi ni 3 ay 5. So, may nagbago kay 3. Nagiging 4, di ba? Sabi ni teacher, pag round up, magdagdag ng 1. So, ang 3 nagiging 4. Isulat si 4 and then isang 0. So, 40. So, 40 ang estimated product sa 35. And then, ito man tayo sa 23 na multiplier. Okay, ang katabi ni 3, ni 2 ay 3. So, walang nagbago ni 2. Si 2 pa rin dahil round down. Okay, sulat ang 20. Okay, so 4 times 2 equals 8. So, dalawang 0 and ang sagot ay 800. So, estimated product of 35 times 23 equals 800 ang estimated product. Ito naman tayo sa number 2, 84 times 48. Okay, unahin natin si 84. Okay, ang katabi ni 8 ay 4. So, walang nangyari kay 4. So, 8 pa rin. So, 80. And then, 48, ang katabi ni 4 ay 8. So, di ba sabi ni teacher, pag round up, magdagdag ng 1. So, ang 4 ay nagiging 5. And then, isa pang 0 dahil isang katabi ni 4. So, 50. So, and then, 8 times 5 ay 40. And then, isulat ang dalawang 0. So, nagiging 4,000. Yan ang tamang sagot. So, tama bang yung mga sagot, mga bata? So, sa meaning, marunong na kayo mag-estimate ng product. Ito naman tayo sa estimated product sa hundreds place. Isulat ang estimated product sa hundreds place. Bigyan ko kayo ng ilang minuto para makasagot. Kung tama ba yung sagot sa estimated product sa hundreds place. So, number 1, 348 times 253 na multiplier. Okay. Unahin natin ang multiplicand. Ang katabi ni 3 ay 4. So, round down. Walang nagbago kay 3 dahil ang 4 ay nasa round down. Okay. Isulat si 3 and then dalawang 0 dahil katabi ni 3 ay dalawang numero. So, 300. Okay, so ang estimated product ng 348 ay 300. And then, dito naman tayo sa 253. Ang katabi ni 2 ay 5. So, may nagbago kay 2 dahil round up, di ba? 5 ay nasa round up. So, 5, 6, 7, 8, 9 pataas ay round up. So, plus 1. So, ang 2 plus 1 ay 3. And then, dalawang 0 dahil dalawang katabi ni 2. Nagiging 300. Okay. So, dali lang mga bata. And then, 3 times 3 ay 9. So, 9. Isulat si 9 and then 4 na 0. So, nagiging 90,000. So, madali lang mga bata. Ang 348 times 253, okay, ang estimated product ay 90,000. So, tama bang yung sagot mga bata? Ito na tayo sa number 2, 839 times 679. Unahin natin si multiplicand, okay, na 839. Ang katabi ni 8 ay 3. So, walang nagbago kay 8 dahil round down. Dahil si 3 ay nasa round down, so 8 lang mga bata. And then, dalawang 0 dahil dalawa ang katabi na number ni 8. So, 800. And then, ang 6, ang katabi ni 6 ay 7. So, round up. So, ang si 7 ay nasa round up dahil sabi ni teacher, simula sa 5, 6, 7, 8, 9 at pataas na numero ay round up. So, mag-plus 1 na tayo, mag-add tayo ng 1 kay 6 at ay nagiging 7. And then, dalawa ang numero na katabi ni 6 at dalawa ang 0 ang isulat. So, nagiging 700. 8 times 7 equals 56. And then, round up, nagiging 60. At 4 na 0 ang isulat. So, 600,000.
apat na 0 at 60, ang tamang sagot ay 600,000. 839 times 679, ang estimated product ay 600,000. So, madali lang mga bata ang gawin ang estimated product. So, alam kong nakasagot kayo ng tama. So, maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. At huwag kalimutan i-subscribe si teacher, i-like, and comment. Click the bell icon na all para update kayo sa video ni teacher. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye! Maraming salamat! Bye-bye!